Yeah. I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions. Fact, don't ask. Grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now. Y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace. So ayun, welcome back sa ating channel. Sa malamang yung iba sa inyo, napanood nyo na tong Transmart Party speaker. Actually, nakapanood na ako ng reviews ng speaker na to, pero hindi ko inasahan yung presyo. Dahil sa itsura niya, para siyang mamahalin, kaya hindi ako naging interesado. Pero nung pagkakita kong nakaraan sa presyo nito, parang nasa 37 lang o 39 lang. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, nagtitest talaga ako ng mga gadget, kung ano mga potential ng mga yan. So, kinakalkal natin talaga. At gusto ko kung anong naranasan ko sa gadget na to, yun din yung ibabahagi ko sa inyo. Ngayon, kalkalin natin tong Transmart Bang EC Party Speaker. At sa totoo lang, dumating sa akin to, hindi ko talaga in-expect yung sounds nito. Lalong-lalo na dito sa presyo niya, sobrang value talaga. At bago ko parinig yung sounds nito, i-unbox muna natin. Kung napanood nyo na to sa ibang channel, actually nagbago yung box nito. May nakalagay dito na Transmart Bang EC or Bang C Portable Party Speaker. So sa loob ng box, meron tayong Type-C cable, tapos auxiliary cable, mga documentation, at meron tong kasamang strap. Kung lalabas kayo o dadalhin nyo sa labas, hindi kayo mahirapan magbuhat ng speaker na to. Hindi naman siya ganung kabigatan, pero may weight siya. Hindi ko lang din alam kung anong exact weight nito, parang nasa 2 kilo o 3 kilo. May kabigatan din, kaya may strap tayong binibigay dito. Pero hindi ko sinuot yung strap, hindi naman ako mag-rally. So yun lang yung mga kasama niya sa box. Ang body nito parang tube style siya. Tapos may hawakan siya dito, may nakalagay dyan Transmart. At hindi siya mumurahin na plastic. Kung yung mga ibang nabibili natin na 2,000-3,000 at hindi matibay yung plastic, ibayin nyo yung pagka-plastic nito, as in matibay talaga. Maganda yung pagkagawa o matibay talaga yung pagkagawa ng plastic. At wala kang makikita parang makakalas dito. Kaya naisip ko nga nung hindi ko pa na-review to, parang nasa 6,000 to 8,000 siya. Kasi ang ganda na materials na ginamit dun sa pinapanood ko. So meron tayong branding dito na Transmart, medyo may kalakihan siya. Yun nga lang, sana nilitan niya. Then may mga button tayo dito, yung power button, sound pulse button, volume down, play button, volume up button, tapos yung pairing mode niya para sa stereo speaker. Para kung dalawa yung ganito mo, pwede nating ikabit yan at dalawang magiging sounds mo o lalakas talaga. Kasi dalawang speaker nga na ganito. Then yung last button para dun sa RGB niya. Meron tayong circling, vritting, at saka flickering. So hindi ko nagustuhan yung effects ng RGB niya. Gusto ko sana habang tumutunog siya, sumasabay yung beat ng ilaw. So sa pagtest ko, parang hindi siya sumasabay. Meron naman siyang RGB din sa may gilid. Yan, dalawa yan, magkabila. Then sa baba, may dalawang rubber feet tayo dyan para hindi dumulas yung speaker pag nasa table. At kung napansin yung intro natin kanina, binasa ko tong speaker na to dahil naka IPX6 waterproof siya. Meaning na kahit umuulan, mawisik ng ulan yan, pwedeng pwede pa rin. At hindi masisira yung mga components natin sa loob. Sa likod naman, may rubber tayo dyan. Protection din to para dun sa mga port. At hindi nga mabasa o pasukan ng tubig. May reset button tayo dito. USB plug. Ginagamit ko to para sa charging. Then input. Dito tayo mag-charge. Tapos yung aux. Yun nga yung kasama kanina yung auxiliary cable natin. Then yung TF. Ito yung TF card o micro SD card. So nandyan lahat. Tinest natin yung USB kanina para sa charging. Pero hindi siya ganun kabilis. Medyo mabagal siya. Pero pwede naman natin gawin talagang power bank. Yun nga lang talaga, sobrang bagal lang. Hindi lang siya ganun katulad talaga na power bank na mabilis. Kaya pwede natin gawing power bank to dahil yung capacity ng battery nito is 8,000 mAh capacity ng battery. Sobrang taas niyan para sa ganitong speaker. At dahil nga meron tayong 8,000 mAh capacity ng battery, pwede natin gamitin to ng tuloy-tuloy o buong 24 hours na walang patayan. So matibay-tibay talaga yung battery nito. Ngayon, about naman sa sounds, paparinig ko muna yung sounds sa inyo at sasabihin ko yung opinion ko dito. So mag-test tayo ng sounds gamit yung Transmart Bang C Portable Party Speaker. Ito yung sample sounds niya. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. Take a chance.
Okay, ito yung honest opinion ko dito sa sounds. Malakas yung sounds nito kung nasa kwarto ka lang, talagang mabibingi ka. Hindi mo talaga siya matotodo. Usually kapag nasa kwarto ka, siguro mga 50% o 60%, ganun lang yung kaya niya. Pero kapag sinagad ko pa siya ng 80%, sobrang lakas talaga. So nagulat ako sa lakas niya at malinis talaga yung nilalabas ng speaker nito. As in talagang marinig mo na bright talaga. Yun nga lang talaga, yung bass hindi siya ganun kalakasan o hindi siya deep bass na narinig ko. So talagang bright yung sounds nito at sinadya talaga na hindi palakas yun yung bass. Kung mapapansin nyo dito sa comparison, yan, yung Bang Easy, bright sounds, tapos yung Bang Mini, medyo deep yung bass nun. Tapos yung Bang lang na 60 watts, medyo balanced siya. So makikita rin natin yung power dyan, 40, 50, tsaka 60. Siguro ang pinakamaganda talaga dito yung 60 watts o yung Bang na model, dahil balanced nga yung bass, tapos balanced nga yung treble. So dito sa Bang C natin, 40 watts lang siya, mas nangingibabaw talaga yung boses, tapos yung treble ng sounds o yung pagkalinis talaga ng sounds at konting bass lang yung maririnig mo. So pang outdoor talaga siya, pang party talaga. Hindi ko lang lubos ma-imagine ngayon kung anong klaseng party, inuman party ba? Siguro kung disco party, kayang-kaya naman pero magkukulang ka ng bass. Pero sa inuman, pwedeng-pwede naman to sa inuman. At dahil may pictures nga to ng sound pulse, i-test natin dyan. Nakalagay dito kasi sa box niya, magiging punchy yung bass kapag naka-activate yung sound pulse audio natin. So i-test natin ngayon yan. Actually, nagustuhan ko yung sound pulse ha. Sobrang ganda at sobrang bright din. Pero yung bass same pa rin, lumakas lang ng konti. Pero yung pagka-punchy ng bass niya, hindi masyado. Pero hindi ko sinasabing walang bass. As in, nangingibabaw lang talaga yung pagka-bright sounds nito. May bass pa rin siya, maririnig mo pa rin siya. Lalo na sa personal, meron talaga siyang bass. Kung pinapanood nyo tong video na to, siguro try nyo mag-headset para malaman nyo kung anong sinasabi ko. Mas maririnig nyo ng klaro sa mga headset nyo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, hit mo na yung subscribe button at bell icon para updated kayo sa mga gantong reviews, unboxing at marami pang iba. At ngayon, natest natin yung sound pulse. Sobrang ganda ng sound pulse na yan. Naging bright o lumakas palalo yung speaker na to. At meron pang isang button dito na stereo pairing. So, pwedeng dalawang ganito at pwede mo siyang pagsabayin. At lalong maganda kasi mas lalakas pa yung speaker nito o yung sounds niya. So, itest natin yan. Ang pag-pair nito, dapat isang host lang. I-activate lang natin tong stereo mode na to. Tapos, dun sa isa. Actually, one click lang dyan, mag-pair na yan. Once na connected na yung dalawa, ma-adjust natin sa isang server lang o isang speaker, yung play, yung button down, yung volume up, pati yung mga RGB niyan, left and right, at yung sound pulse. Isang speaker lang, ma-adjust mo yung sa kabila. So, tignan natin ngayon kung ganong kalakas tong dalawang speaker na to, o yung dalawang combination na speaker niya. Okay, ito yung honest take ko dito sa dalawang speaker. Actually, sobrang lakas talaga. May maramdaman ka na bass dito pero hindi kakalabog yung dibdib mo, parang ganun. Pero yung pagkalakas o pagka-bright talaga nandun pa rin. At syempre sa mga technology na ganito, hindi naman talaga perfecto. So in-expect ko dito na stereo siya, ibig sabihin left and right yung maririnig mo o parang magiging surround siya. Tinest ko kasi yung stereo nito, parang sabay lang din silang gumagana. Walang sound sa left, walang sound sa right, pareho lang din silang gumagana. So in-expect ko na parang naka-headset ako, parang ganun. Kung alam nyo naman yung sinasabi ko, wala siyang ganun.
Nag-expect lang talaga ako sana tumunog yung right, tumunog yung left. As in talagang iisa lang. At may bass naman pero hindi ganun ka-punchy. So yun yung para sa akin. At kung ako yung tatanungin nyo, sobrang recommended ko to. Sobrang mura niya. Sa Shopee yata, 3,700. Sa Lazada, 3,900. So pili na lang kayo, lalagay ko yung link sa description. At sasabihin ko sa inyo na bihira kayo makakita ng ganun kagandang speaker sa ganito kamura. Sobrang hindi ko in-expect yung materials at sounds nito. I hope na nakatulong ako sa inyo at magkita tayo sa mga next videos natin. So once again, this is Paul. Yeah. I spit raps like a heart attack. Fast, fatal, heart impact. Past painful scars, in fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact, don't ask. Grab reactions, jacked, attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace.